bicycle po tayo dito sa isang farm dito kay Boss Akoy. Bago tayo makarating sa kanila po, yan. Meron tayong papakunahan ng piglets na pneumonia. At bago tayo pumunta doon sa kanya po yan, at bago natin pasukin, a few moments later. Hello! Kaway kaway lang. So, bicycle po tayo dito sa isang farm sa bayan ng San Nicolas kay Boss Akoy. So, dito magkakaroon tayo ng gagawin na mag-apply tayo ng bakuna anti-pneumonia sa mga piglets na higit kumulang sa 50 yung ating apply ngayon ng bakuna. At itong baboyang ito ay bago pa rin lang ang umpisa. So, bago natin siya kunan ng kuro-kuro kung bakit niya naisipang magbabuyan o magbaboy. Yan. So let's go tayo. Let's go. Magbabakuna tayo. Kasalukuyan mga boss. At meron din naman siyang bagong pasok ng mga dumalaga na siyang mga piraso. Ipupunin niya ito sa kanyang malaking building nito. Mamaya natin ipakikita yung kabuuan. So, lipat naman tayo doon sa bandang dulo. Yun, doon tayo. Kung napansin nyo, ito yung kanyang mga ibang mga stock. Yan. Meron din tayo rito sa bandang dulo. Tahan natin. So, ito. Yung binibigyan natin ang anti-pneumonia nasa mga edad sa 2 weeks lang, no? Kasama pa ng mga inahin. At ito nagkakaroon ng revaccination kapag ka naiwalay na, doon sa walayan natin sa lahat.
pagkatapos dito. Pero pag tayo dito ang kasama ng inahin. Ito. Mga ka-business, natapos na natin yung ano, yung unang tatlong batch dito sa nasa farrowing pin na ating pinakunahan ng anti-pneumonia. So ito po ang mga ka-business, magkakaroon po ito ng revaccination ulit kapag siya na inasa winning pin. So pupuntahan natin ngayon mga ka-business ay yung isang malaking winning pin na meron doong piglets na mahigit na 30 piraso. Medyo malalaki na siya, nasa mga 10 kilos above na siya o mga 12 to 15 kilos na ang bawat isa noon. So yun po ang ating susunod na babakunahan. Later. So yun, dito po tayo sa isang itak na. Okay. Sana tayo. Nahirap na, nahirapan sila manghuli. Ang isang yun, nasa mga 18 kilos na yun. Yung pag-a-apply ng ano ng bakuna doon natin yung ano i-inject sa ano sa may bandang liig maluwan dito yung paghahawak maluwan din ha? So ito po yung ano na bakunahan na natin nung siya ay nasa farrowing pin na edad na 2 weeks. So ngayon siya ay nasa mga 35 days na. So re-revaccinate natin siya para sa nakahanda na para ito sa mga kalakihin.
So yung gamit po natin ay 2 ml kada isang liit. Habang tumatagal, bumabait. Bumabait. Kanina, medyo natakot pa sila, nagulat. Isang nasa ibabaw nanghuhuli, isa naman yung nag-alagalagay ng ang marking. Lalagyan ng marking ang bawat na bakunahan para maiwasan po yung kalituhan. So mga ka-business, yun pong ang may-ari ng farm na ito. Ayaw pong lumapit sa akin hiyain po yun, napakabait na tao. Titiwala na po yung niya sa ating sa kanyang anak at sa kanyang alalay. So, naka-sampo na kaya tayo? Baka naman kami nakamahigit ng kalahati sa na nakunahan. Tuloy-tuloy pa rin yung panghuli at papakuna. So mga ka-business, maya-maya natin iikutin yung kabuuan. Farm na ito, may gusakoy. Ito natin. Maya-maya, pagka tayo nakatapos ng mag-injek. At pakikita natin dito, ang kanyang pag-ibang project. Lalo rin na yung simulan. So, yung nakikita natin dito sa gilid, so meron na siya. Yan. Yan yung mga saging na sabah. Yan. Marami na siya na pundar. So yung iba pang niyang mga pupundar, pakikita natin. Ang mga iba ba na? Kaya nagpa-plano rin magdawa ng na isang taniman ng ubas. At mamaya rin natin ipakikita yung kanya mga punla na Norder pa, Norder pa niya. Busing, saan ko Norder? Sa La Union. So, maaaring sa kauna-unahang pagkakataon dito sa bayan ng San Nicolas, barangay. Ano kung barangay-ari? Balok-balok. Isa na siya sa mga kapag-umpisa. So, ating susubaybayan itong kanyang mga proyekto sa agrikultura. Hindi natin siya makalimutan at makausap ng ayos.
sapagkat yung ating bossing ay napakamahiyain. Yun po ang may kababaang loob. Ayaw pang pa-interview. Ako na lang po magpapaliwanag at kami nag-uusap ng medyo nandito siya pero nakagilid lang. Kung napansin niyo, nakatalikod na yan. So, alamin natin kung bakit niya inumpisahan ang pagbababuyan, ano ba yung kanyang mga adhikain, at baka naman sa susunod, mga kabusiness, makukunan natin siya ng mga kuro-kuro o idea kung bakit siya nagtayo ng babuyan para naman sa susunod, makapagbigay din siya ng ng mga idea sa mga nagnanais mag-alaga ng baboy, at makapagturo din siya at siya atin maging inspiration din. At bukod pa mga kabusiness, siya ay rin isa rin siyang nagbubumba ng mangga. So yun, kaya isa-isahin natin at utay-utayin natin yung kanyang pinagmulan. Pero sa susunod natin mga video, kaya mga kabusiness, subaybayan lang ninyo yung ating vlog na ito, sapagkat ito ay meron pang mga ng mga gandang pipindi nating pagkuhanan ng idea, pagkuhanan kung bakit kinakailangan kang magbaboy, kung kinakailangan kang magtanim ng ubas, o kung bakit kinakailangan ka rin dumako sa isang hanap buhay ng pagmamangga. So yun po ang ating sibo sa akin, kung puno po siya ng kaalaman. So yun po ang ating gustong makuha sa kanya. So sa susunod, baka sakaling ma-interview na natin siya ng face to face. Yan. Ito yung ating natapos na binakunahan na 31 po ito. Yan. So ngayon po naman natin i-showin yung kanyang bagong stock na dumating na mga dumalaga. So ito, yan po. So, ito ay mayroong bilang na 10 piraso, 10 magagandang dumalaga. Yan. Dito sa susunod pwede natin kuhanan siya ng ng mga idea para naman malaman natin na ang pagbababoy ay katuwang natin sa hanap buhay. Ito naman yung kanyang bur. Yan. Ito yung kanyang old building. Yan. Ito. Kung napansin nyo, yan ang kanyang building, pero old dahil una, pero hindi pa naman ito wala pa itong 1 year. Pero dahil nasa maganda yung nagiging production niya sa kanyang inahin, dahil siya ay nagbibinta rin ng mga piglets doon sa mga kaibigan na nangangailangan, pero plano rin daw niya, ayon sa makausap ko, na susunod pa na pipindahan rin siyang magbenta ng mga dumalaga o F1. So marami po siyang mga target dito sa kanyang magbuyang ito. So at puntahan natin yung isang bagong building na pinagawa niya. Dito niya ililipat yung kanyang mga bagong stock. Yan. So ito. So ito yung isang building na bago niyang pagawa. Na yung kanyang mga nanganak na, naiwalay na ang mga anak. So dito na niya ngayon inilalagay. Yan. So ito, kung napansin nyo yung ating dumalaga doon, ililipat naman niya dito sa isang hiliran ng parowing gestating pin para maiayos niya o maialay niya para maiwasan din po yung kalituhan. So mga kabisnes, maikli lang po yung ating ibinahagi rito sa isang babuyan dito sa bayan ng San Nicolas, Barangay Balok-Balok. Yan po. At maaaring susunod, magkakaroon tayo ng magandang content sapagkat kukumbinsihin din natin si Boss Akoy na maibahagi yung kanyang kaalaman kung bakit niya narating itong ganitong uri ng babuyan na nagumpisa sa maliit ay biglang lumaki. So yun po ang ating dapat tuklasin para naman sa ganon yung nagkakaroon ng interest sa pag-aalaga ng baboy ay magkaroon ng kaalaman. So yun po ang ating tatargetin sa kanya. At hindi ang ating aalamin sa kanya kung ano ba yung mga dapat na panimula. Yan. Mga kabisnes,
hindi na natin pakakahabaan ang ating mga kinukwento tungkol sa babuyan, sapagkat meron pa rin siyang kwan. Ito yung sinasabi ko kanina. Yan. Yung ubas na punla niya. Ngayon ko ipakikita. Ito pa ay galing La Union. In order niya. At ito yung nasa gilid din. Ito. Yan o. Oh, nag-uumpisa na ang tumubo. So ating puntahan yung nasa kabilang dulo. Narito. Lakad din natin. Ayan. Wow! Nakakawaw naman itong kanyang mga punla na dumating na galing La Union. So, lahat ay buhay na. Yan. Ang ganda o. So, ito. So mga kabisnes, mga kababoy, mga kasama sa paghahayupan at sa industriya ng agrikultura. So ito po yung ating ano. Ito po yung ating aalamin sa kanya. Susunod nating video, subaybayan nyo yung ano, yung second episode ng babuyang ito na ating binisita o yung farm na ito na ating pinuntahan ngayon. Sapagkat baka sakaling sa susunod makapanayam na natin yung si Boss Ako, yung may-ari nito, para naman makapagbigay ng kaalaman sa mga maliliit mag-uumpisa sa pagbababuyan, lalong-lalo na sa kaalaman higit hinilang sa pagbababoy, sa pag-uubas at ganun din sa pagmamangga. So yung pong ating kaibigan ito, marami po itong talento na hindi lang natin makapanayam ngayon sapagkat napakamahiyahin at napakamabait at napakababang kalooban. Yan po sa ating binisita ngayon, ang isang farm dito sa Balok-Balok.